will to us on earth by way of contract. Okay. So yun na ho yung ating gagawin. Sa BJ, tinan mo kung ano yung tatlong segment na pag-aaralan natin. Number one is, sana, contract, sunod, ano ba yung sunod natin? Gospel. Gospel, pangatlo. Matthew 24 is coming back. Pero, so, ang atin pong pag-aaralan ngayon is about contract. Okay. Would you believe kung paano ang tao magre-respond sa kanya, gusto niya lagi may kontrata. Ang tawag po dyan, covenant. Gagawin mo natin, i-recall lang natin paano gumagawa si Lord ng kontrata. Ang Diyos, so, okay, hindi yung ordinary contract na lang dyan, talaga, talaga. Nakasarap interview nila. Kontrata, pangalaw po ah. Ito, sample lang po ito ha. Pag ikaw lang isipag-kontrata sa akin, let's say, sabihin, tira ka dito. Tama, di ba? May kausap ka. Ako yung kausap po. Tama ba? Dapat na naman tao, hindi ka naman pwede mag-kontrata na ikaw lang sa pili mo. Dalaman tao. Doon sa kontrata, ano nakalagay doon? Pinag-usapan. Tama ba? Doon sa pinag-usapan, papakita ang responsibilidad mo at saka ang akin naman na responsibilidad sa kanya. Tama? Baguhin na lang natin baka paano kung pinipersonal ka. Sa Mirarco, bago ka magkapitan ng kuryente, babasahin mo yung kontrata. Magbibigay sila yung buong Mirarco ginawa ng Mirarco ay susuplayan ka ng kuryente. Tama ba? Pero ang punto mo naman, mag-abayad ka. Wala kung hindi mo ginawa yung trabaho mo, puputulong ng kuryente. Tama ba? Hindi pa nyo alam na lahat ng galaw natin dito sa lupa ay tutungkol sa kontrata. Magsa tubig, magsa ilaw, magsa birth certificate, magsa passport, magsa ano pa ba, batas ng Pilipinas, ano pa, magsa eskwela, magsa enrollment. Kasawa. Ha? Kasawa. Sa kasal. Puro kontrata. Sino lang pasimuno niyan? Yung Diyos na gumawa ng kontrata. Tama ba? Mabigyan natin pala para. Lahat ng ganyan dito sa lupa ay nakabalik tayo ng kontrata. At meron ng pasimuno niyan. Nagpasimuno niyan ang Diyos na mahilig sa kontrata. Bigyan natin para para kami. Yes, dahil masuksesful. Masuksesful lang. Yan, kanina nakikinig ako. Yung tungkol sa Bakyo. Pagbuntis ang isang estudyante, tanggal. Okay. At tanong naman ng radio program, yung karapatan ng estudyante. Sabi naman nung ano sa eskwelahan, may karapatan mo siya, pero paano naman na yung karapatan ng eskwela? Puro na lang karapatan ng estudyante, paano naman yung sa eskwela? Oh. Pag hindi mo namin ginawa yan, mas malaking problema ang mangyayari sa estudyante yan. Bakit to? Sa Baguio, ang puso doon, buntis at blues. Di ba, alam ba niya yan? Karamihan na pumunta doon ay mga estudyante nagbo-board lang. Nagkalat ho doon ang abortion. Kaya binigyan nilang pregnancy test ang mga para masugpo at least may takot man lang sa mga mangyayari sa kanila. Na pag ginawa niyo ito, tanggal kayo sa tanggal kayo. Bakit? Diyos ko naman, unang-una, masisira ang lahat ng pangarap sa inyo ng magulang niyo. Tama ba yan? Yeah.
Yes, di ba yan yung rule ko din sa eskwela namin? Pag ikaw na buntis scholar ka, babay. Maski na magtumpag pa, ikutin. Sorry. Yun ang pusong bato katapat mo. Nangyari yan, nakita niyo yun. How? Yan ang instruction. Tama ko ba? They were talking about their rights, but the higher authority have a right over them, that but hindi sinunod yan ang higher authority. Mas malaki ang mangyayari. Problema. Malinaw na. Okay. Ang kontrata ho, itong ating binabasa, ay tungkol sa Diyos at sa taong kanyang nilalang. Amen po ba? Amen. Sa akin po, amen. Amen. So, mahilig po natin sa human rights. Tingnan po natin ang paglalang ni Lord. Kasi bibigyan po ng ibang oras po natin ito. Diba? Ang 10 to 12. Lahat lang po ito tungkol sa Genesis. Bakit? Nandito po na po sa lahat. Kung paano nagkawin natin na ang buhay natin. Pag hindi nyo alam ang umpisa, hindi mo nyo maintindihan bakit Christ has to come. Bigyan, tagaw mo dito. Alam na, binabasa. Ilang beses nyo pinasang Genesis. Binasa na ulat yung Genesis. Tama ba? Okay. Tagaw mo na dito, Bigyan. In the beginning, God created the heavens. May eso yung heavens. Ninyo, hindi yung single na po kanang po niya. The heavens in the earth. Isa lang yung earth, pero ang heavens may plural. Tama? At ito ay sinulat noon pa. And pinakita ho dyan na lahat ng mga bagay kung nasasabihin sa isa ay siya ang naglikha. Sample. Nasasabi ba niya, bigla na lang yan. Dahil maganda ho cellphone, ibig sabihin niya, may gumawa. Tama ho ba? May nag-isip at nahawakan ho niyo na yung complicated, the complication of that instrument, somebody did make. Tama po ba? Wala akong makapagsabi dito. Alam nyo, paglaban ko dyan yung mga makina niya nagkadugtugtugtong. Ay, may share na. Wala. You know exactly that this instrument somebody make. Na-agree ba tayo? Amen. Ang hindi man tumanggap po niyan, may problema ng pag-iisip. Simple, di ba? Hindi naman nagtu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 g
day, the sixth day. Lahat po yan, mga bagay, may gumawa. Kaya hindi ko sa pag-iisip tumatanggap na tayo galing sa mikrobyo. Yung mga mikrobyo na pagtabi-tabi tayo, tapos pagtabi-tabi natin, gagawa tayo ng butterfly. Kaya nakakahiya, sasabihin natin, walang Diyos. Stupid me, you know. Kasi kung ito nga tinatanggap natin may gumawa, yung gumawa nito, talaga nag-isip. Kadalasan niya, yung panalog ni Lord, kung anong gusto niya sa mga tao, lalo na on the last day, sa sixth day, seventh day, on the sixth day, God created man in His image. Tanong lang ito, very simple ha. Tandaan nyo, nung sinabi, wala ka man ang ulan.
tatlong tao kayo nidala. Ayan. Ang tanong ko, nung nilalaban, make in image and likeness, kalarawan at kawangis. Ang kalarawan is the image. Kawangis is the character. And the character, the way that they're supposed to think, and the way that the Lord expecting him to be. Yes. Ngayon, nung ginawa ko kunwari si PJ, si PJ ho ba, may kamay na, nung ginawa? Meron na, kasi image na eh. Siyempre, di ba, he come from the, tawag ito, from the mud, sa putik. Pero ginawa na siya ng kamay. Ginawa ka ng dalawang paa. Meron ka ng buhok. Piinom ka na. Pinteka ka na. Tama, di ba? Larawan eh. Tama ba yan? No. May mata siya. Hindi niya ginawa yung mata sa gitna lang. Tama? Ginawa niya bibig sa harap. Hindi niya ginawa yung teka pabaliktad. Ganon. Kundi pa ganon lagi. Kundi tingnan na yung mukha ng ni BJ. Puro na sa harap. Ang bibig na sa harap. Ang ilong na sa harap. Mata na sa harap. Yung kilay na sa harap. Yung tenga pa. Puro harap eh. Kaya sinasabi na the face of God. Nandito na dyan sa harap. May nakakita na ba kayong mukha nasa likod? May nakita na ba kayo yung ilong baliktad? Ganun. Merong deform. Pero hindi yung ilong, yung butas. Nabaliktad na gano'n. Bakit? Malulunod pa muna eh. Oh, tama kayo. Diba? Tatapos yung Miss Christian. Nakawin ninyo. So may kumayon. Wala ko siyang buntot. Bakit? Because the one who made him is exactly the pattern that the Lord has done. And the likeness is actually the image, the character, and the inside of him that should have been formed. BJ, ayan na. Ayan, natakay ka pa. Pero, napaforma na siya. May kumulang eh. Anong ginawa ni Lord ba? Yung muli-muli, para nabuhay siya. And the Lord give him breath, spirit, and the Lord, the boy na si BJ. Bigyan ko pa yun ng insight. Boy na si BJ. Boy na si BJ. Yung unang-una na dapat natin malaman, that he came alive because of the breath of the Holy Spirit. So, ang isip po ng Diyos sa kontrata na ang tao is more of spiritual in nature. We were made in the image of God, but the reason for that because the God made us was tayo nabigyan ng buhay to be spiritual man. Kanina ho yun. The first thing that God made in order for him to become alive is to give him the Spirit. Without the Spirit, he will not live. Second, nakikita niyo si PJ, isa lang tao. But deep inside him is a three person. The spiritual, the soul. Alam ba niyo ibig sabihin ng soul? Ang soul, sige nga. Kaluluwa. Eh, hindi yung magandang ibig sabihin ng kaluluwa. Parang kaluluwa. Araw na kaluluwa. Hindi, mali. Ang kaluluwa is about the personality and the mindset. Thank you. Ng tao. Kaya dito ko niyo makikita. Yung mind, ibig sabihin niya, ito mamaya explain ko. Yung the way you are, yung si
Kasi sinasabi natin si Jess at ako magkaiba. Bakit? Yung pinagdaanan niya, yung pinagdaanan ko is different. The way you finally found Christ, tsaka the way I found it is different. Yung bilang ng bubok niya, bilang ng bubok, magkaiba. Yung mata niya, tsaka mata ko, magkaiba. Yung nakikita niya sa retina, na walang may mata na pareho. Yung fingerprint lang, tsaka finger niya, magkaiba. Tama, hindi ba? And then, meron nung tayong katawan. The flesh. So we have a spirit, we have a soul, and we have the body. Mr. Ramit, tama ba? Yan aking checker, yan ang nag-disciple sa akin. We are first created to be a spiritual man. And then the Lord in His goodness gave us a brain and memory to remember the things that you are different from other person. And we have the flesh. Yung tatlo mo yung body, soul, spirit. Binigyan ni Lord ng pagkain. Wow! Woo! Galing! Galing ni Lord! Ang pagkain ho na binigay ni Lord sa laman, wala niya pa na sinabi, prutas. Tama ba? Oh, wala pa. Wala pang tatakit. Yung laman natin, prutas. Wala pang karni mo, hindi pa nangyari karni kakainin. Pagdating naman sa isip, ang pagkain mo niyan, yung mga bagay na nakikita natin. Kasi they record sa memory our experience. The things we read ngayon at mga binasa natin. Yan ang pagkain ng utak. Ngayon, education. Mga nabidinig natin. Yung ating experience, maganda ang pangit. Nare-record yan. Lahat yan. Lahat yan nare-record. Yan ang tawag na kaluluwa pa. Kasi kaluluwa, kaluluwa. Pero mandali yung mabasa. You could gain the whole world, but if you lose that spirit, sinabi, you lose your soul. Kama ba ako? Sino nagsabi niyan? Because the soul is the one that has been given the opportunity to decide. Kaya kung makikita ninyo, ang unang-unang target ni kalaban is the right of what we hear. Kaya ang sabo ay pantunaw ng ano, ng sipon. Pantunaw ng utak. So you cannot decide. Hindi spirit eh. Hindi laman eh. Yung laman, ugaw mo later. Ito tinitira, isip. Kung ano yung nadinig nyo at pinaniwalaan nyo, labas nyo, kayo yun. Pinaniwalaan nyo ISIS, ang labas nyo, ISIS din. Tama po ba? Wala ko dapat kumontra niyan. Kaya ang sabi ni Lord, man should not live but by every word. Yun ang pagkain ng Espiritu, the Bible. Hallelujah! Pagkakang Panginoon! Simple. Kaya nga ho, ang Biblia napakahalaga. Ang unang-unang ginagawa ng tao, hindi ba sa Biblia? Tingnan ko kayo ng halimbawa. Ito na ako. Kanilaw ko ba? We were created in this image of the spiritual, the soul, and the body. And the Lord have given all the principle to us. The flesh was given, putas,
this the mindset or the emotional was given by our experience. Kung ano yung nakikita mo, ano yung dinibig mo, ano sinasabi mo, ano yung pinagdaanan mo, mainit, malamig, experience, good or bad, record it yan dito. But the spirit, the only way, is the Bible. Ito ang spirit, mamaya i-explain ko, na humiwalay sa atin. And so, ito ang hinahanap ng karamihan. Ano at sino ang tunay na Diyos aking sasambahin? Ang Espiritu yung humiwalay, mamaya explain ko. Malinaw ba? Ang explain ko na madali. Malinaw ba? Baka hindi ko malinaw yung sinasabi ko, sabihin na lang mo nyo. Kasi ito, pati elementary ho nito, may malinaw na sa elementary. And why I'm doing this so that eventually, this is the pattern of how you're going to the Bible study. Bige, hindi ko ulit, hindi ka. Hindi ka, example ko. Why? Why ka, di ba? Why is it Bige? Why is it Bige? And because he's a spiritual man, and BJ is spiritual, and we come from the spiritual God, we walk together. Bakit siya ba tayo pare? Bakit? Kasi, spiritual. Hindi ko ba ako? Okay. Yung mga sinasabi mo na alawaan mo. Okay. And we walk together, nag-aawal mo tayo. Hindi. Because he was created to have fellowship. At para maintindihan niya how fellowship is, binigyan siya ng asawa. Dito, nakapalad siya. Tama? Lang tayo. And to know what fellowship is, practicum, asawa binigyan siya, galing from your body. Galing ka na. Ah, sige. Karagawa. Kaya makikita nyo, the woman came from the man, but we would not be a being without the woman. Tama, di ba? Bakit po niya sinabi yung ano? Because sa isip ng Diyos, sa uling araw, ipapalit na yung fellowship. In practical kung may asawa, kaya lagi sinasabi ko sana, hindi ka man lang sigurado doon sa kakasal sa'yo. Huwag ka na. Huwag ka na yung tuloy. Malinaw? The man cannot exist without the woman, but the woman needs the man in order for her to exist. Yan ang practical. Kaya sinasabi niya, the church is just like kami niya. Pero ba rin? Sa umpisa pa lang, malinaw na kasi pagdating sa dulo, that is where the Lord's going to reconcile man and God forever. That's the reason kaya meron tayo. Marriage of the Lamb. Ako niya, magpapos muna ako. Meron nung ba kung hindi malinaw ang sinasabi? Wala. Malinaw, okay. Tingnan mo ninyo how the world accepted what I'm saying. Ito pinakita ko sa inyo kanina. Isang place camera. Sabi natin, cellphone. Ito, brochure to. Lahat binili nyo na meron na manufacture, ang unang bumaga sa inyo is manual. Tama po ba? Saan galing? Ito nakalagay dito, Nikon. Pagdating sa Nikon, Nikon din. Hindi na pwede gawa ng Nikon sa likod, sabi. Ulit ikaw.
That is the reason that Lord doesn't want maraming maraming Diyos. He only said there is one Creator. Kasi pag dalawang Creator, dito na kayo. Kaysa sa India, there are 100 gods. Diyos ko, pati elepante, pati uod, pati ahas, pati unggoy. Puro Diyos yan. Mamaya papakita ko pala sila ng Diyos. And that is the reason why God is so strict. One God, one faith, and one Lord. One Jesus Christ. Dito malalaman ninyo ano itsura sa loob ng package. So, ano na kagad natin? Camera, di ba? At saka pag binuksan noon ninyo, pati yung makikita, makikita ninyo, example, the table of contents, ano ang nilalaman sa kanyang pagkagawa? Table of contents, dito sa last page, sa first page. At nakalagay yun dito sa first page, ito. Hindi aandar ito kung walang baterya. The Holy Spirit. This item cannot work without the battery. Kaya number one, nasa battery. Nandiyan na. Malinaw ba? O sabihin nyo, iba lang naman sinasabi ko. Mismo nagmamanufacture ng anumang gamit, nakalagay dito, pag di nyo nilagyan ng baterya yan, hindi aandar. At makikita nyo, yung baterya laging hiwalay. Ayan, may tsura pang baterya. Ang kotse, mas ganong ganda, pag walang baterya, at walang langis, pag hindi pa naman nyo naipundin yan, ewan ko na. At sa first two page na kalagay dito, lifelong learning information, abang buhay, dapat, yan o, mag-aral kayo kung ano, lifelong learning eh. Habang nandiyan yung ang inyong camera, habang ayan, lifelong learning and information. Ito pinakamaganda. Sa page 3, is the warning how to use it. Pagdating ng page 3, hindi ho ilalagay ang warning sa middle page. Hindi ho yung gagawin sa huli. Kundi sa page 3, lagi tingnan ho ninyo lahat yung mga inyong information at inyong appliances. Lagi ho may warning. Ano itsura niya mga warning? Ang iba bungo. Ang iba, kidlat. Ang iba, naka-X. Tingnan nyo, bumili ko kayo. Bumili kayo ngayon. Laging may warning. Bakit? Karapatan ng gumawa ng nito is to give you his warning because he was the one who made. Tapos sasabihin ng ginawa, eh yung karapatan namin. Tapos ang papsi. Yung karapatan ng tao was all written in the first three pages of the scripture. Diyan ang ito sa'yo. Kasi actually, kung hindi nasira ang kontrata, dapat 3 pages lang tayo. Dapat dumating ang revelation. Tinanong nyo, nasira ko yung mismong gagawa ng kontrata ni Lord. Dahil nakinig sa mali. Saan pumasok yung mali? Dito sa tenga.
tidak sebunga siapa? Samata, sampah. Itu sedaman. Nakita niya. At ano yung pinanimang? At tao kasi, ito ang binigay sa atin. Siya po ang gumawa ng mundo, right? The earth. Lahat ng nasa lupa, tayo dapat ang nagahari. I have given you dominion and rulership of all the things that you see on earth. Sino binigay sa tao? Yan. And the time that he was on, alam mo nyo yung experience niya na Diyos bumaba sa lupa at gumawa ko ng tao. That was the only time in the Holy Scripture na ang Diyos ay bumaba sa lupa. Huwag na huwag nyo sabi yung meron naman, di ba, sa Moses, makikita niyo, burning bus, hindi yung mismo presensya ng Diyos yun. It is just an image of what the Lord is showing how God is. Di ba nasabi, Lord, gusto ko makita ng inyong karulatan. Nasabi ni Lord kay Moses, independent. Kasi mamatay sa sobrang holiness at kapurihan ng Diyos. He cannot show because of love. Ang isang tao makasalanan at tao at ang Diyos na banal, hindi pwede pagsamahin sa isang lugar. Malinaw ko yan. That God makes us full of glory and holiness cannot mix with men who is sinful. Nauna-una ng content, pero yan ang talaga. Yan po ang essence ng life. So, dahil nga ang naniwala, sino yung isa? Dahil gaya ng ibang kontrata, sa lato ng kontrata, lahat ng maganda sa atin. Bibigay lang ng isa rule si Lord in order masubukan mo talaga kung ano ang nasa loob na isip natin. Sabi niya, lahat ng bagay nito sa iyo, ito ho ang reason thy kingdom come. During the time prior sa kasalanan, ang tao noon may kapangyarihan. Mauutusan niya ang siyempre, sakitin mo na yan. Pagkabisa, sakit na. Mauutusan niya ang lahat na nasa lupa. Siya ang nagahari. Ito ang dahilan kung bakit when Jesus Christ came, He could command the weather. He could command the tree. He could command the Spirit sa kanyang nabi. Bakit? Because that is when the Holy Spirit came to him. Yan ay yung pattern. Thy kingdom come. Jesus Christ with the Holy Spirit. I'm going to have the tabernacle with you. Yan ang yan. Malinaw yan. Thy kingdom come is after him when the Holy Spirit comes to men and God is with us. Hindi natin pala pagpapakunanin ko yan. But that could only be done through Christ. Wala na option. And the whole essence like in the back. Tapos na tayo. Sige, kanina lang tayo mag-lunch. Tapos, paano na tapos yun? Because of so simple, it's about the Holy Spirit. Hindi ba nung nagkasala si Adam? Bigunang hindi naman sila namatay. Pero ang sinasabi ng the spiritual Adam is no longer in force. He became more fleshly. Bumaliktad niya from spirit, soul, and body. Body, soul, spirit. Thy kingdom come, in a short saying, is about the Holy Spirit coming to men. And the only way it
be done is to the death, resurrection, and believing in Christ. Wala nang iba. Lahat na nagsasabing pwede, pinagkakaperahan lang kayo. Kasi lang na daw yung Messiah, nasa Davao, sila na daw pati ang Diyos. Alam mo nyo, that kind of teaching is actually a blasphemy. Wala na akong kapatawaran niya. I-pray niyo si Kipuloy, hindi na ako siya pwede kumampyo. Kasi siya na yung Diyos. Intindihan niyo? Mas kaya nung pray niyo, hindi napapakinggan ni Lord. Bakit? Pinili na ng tao eh. Yes. Ikaw ba naman ba? Ay, nagkamali ako. Ibabalik ko na yung pera niyo. Walang magbabalik ng pera sa maling katuruan! Na false teaching, na ibabalik yung pera, sige. Wala! Change to ngayon. Punta kayo kay Emmanado. Hindi no, straight direction niya. Wala na amin. Nagkamali ako. Wala na amin. Kasi yung pera, nasa pusan nila. Supporting government. Ginaya yan ng mga politician. Wala na amin. Sila yung magnanakaw. Kasi nasa kanila yung pera. Kanina nakikinig yun. Hindi sa kalaban. Walang maling katuluan na amin na sila nakama. At asahan nyo ibalik yung pera na natanggitin lang kayo. Pangalawa, ito ang good news to. Wala akong pera sa langit. Bento lang ng tao. Pera. Puro kento doon. Sambay lahat. Precious stone. Biro lang ng Hallelujah. Ang importante, alam mo ba nyo, the currency in heaven actually is called faith. Pananampalataya. Yan ang tinatanggap sa namin. Kakaba, amen ba? Amen. Amen. Faith. Yun ang papakinggan ni Lord. Hindi mo naman tama mga maling katuruan na dito sa kanaya siguro sa third meeting natin yung Catholic Church, yung seven churches na nalalabas siya. Na masusuhulan mo ang Diyos para makapunta, makalis ka sa impyerno. Sa purgatory. Yan ho ang doctrine ng isang video natin itinuro sa ating mga kapatiran sa Catholic Church. Now, hindi niya ako kayo magtataka, but almost all Catholic under Catholic nation corrupt. Bakit? Ang turo sa atin, sumunan ninyo ang Diyos ito, purgatorio yan, akit sa langit yan. Sino, alam mo, karoon ko ng question yan eh, binagsak mo sa religion. Binagsak ko. Kaya kasi hindi ko ganit sa to. Ako binagsak ako. If you do that, sabi niya, hindi na ako magiging personor. Babagsak ka na ba ako? Buti hindi mo yung sinuhulan. Pero yun na ako, tignan mo na. Alam ko mali. How could you fool God? Sabi sa isip ko, paano ka manlulogo si Lord? Tatlong Hail Mary, dalawang Glory Be, tapos na kasalanan ko. Mali. That must be something wrong. Tama ngayon, even if the way that the mafia is doing in order for them to lessen the conscience, we will get that systems. Yet the whole Vatican Church is run by mafia. So, ito, kayo nakatinig dito, ilan lahat ka at kamag-anak na nandun sa maling pananampalataya. Kailan ba tayo magsasalita? Pinabagsak na po ang Babylon. Kinatiparang parang Panginoon. Hallelujah! Kailan tayo magsasalita sa buhay sa Babylon? Sa Panginoon.
natin ang let's have a prayer. 10 minutes. Hallelujah.